Bakit ka ba bumili niyan? Binili ko to kasi pag matutulog na ako tapos mag-YouTube ako, medyo nalilitan ako pag sa cellphone lang. So, kaya yun, pang YouTube lang pag gabi. Bongga, bongga ng pang YouTube niya, no? Yan. Everyone. So welcome back again to our channel. So for today's video guys, sobrang excited talaga kami. Kasi mag-unboxing kami! Unboxing na naman! Kaya lang, nasabi nga namin na excited kami kasi before naming mabili to, ang dami talaga naming napagdaanan. Basta yun, ikukwento namin mamaya. So ito na! Ang bigat pa. Galing kami sa Power Mac and nakabili na nga kami nitong iPad Pro 11 inches! Bakit ka ba bumili niyan? Binili ko to kasi pag matutulog na ako tapos mag-YouTube ako, medyo nalilitan ako pag sa cellphone lang. So, kaya yun, pang YouTube lang pag gabi. Bongga, bongga ng pang YouTube niya, no? Yan. Actually, pinanghihinaan na kami ng loob. Kasi, nag-give up na kami na bumili nito. Oo, kasi ang dami na talaga naming natawagan, puro sila out of stock. Tapos, yung ano, lahat ng halos branches. ang daming branches na ng Power Mac na tinatawagan namin everyday. Na palaging out of stock talaga, tapos hindi nila alam kung kailan magkakaroon ulit ng stock. So, ang nangyari, dahil nga sa wala talaga kaming makita, sa Power Mac, naisip ko na bumili sa Green Hills. Yung mga store doon, di ba yung mga sikat na store doon yung hindi legit. May mga reseller na nasa Green Hills sila based. So, nagtanong-tanong na ako doon, tapos mas mura yung nandun sa kanila. Kung halimbawa, ito ang price kasi nito nung unit is, yung unit lang ay 53,999. Sa Green Hills, nasa around ano lang siya, 46,000 kapag cash. So, mas mura talaga siya. Kaya, parang nakakaingan yung bumili doon. Kaya lang, may mga nagsabi din sa akin, tapos nag-comment, ano pa pala, nag-post pa ako sa mga iPad page. Parang humingi ako ng ano, ng details, advice. Ng advice doon sa mga nabibili doon sa store sa Green Hills. And may mga nagsabi na nagkaka-problem daw talaga sa warranty. Minsan daw, hindi siya recognized doon sa mga service center ng Apple kasi daw hindi daw siya parang bigali sa kanila. Hindi daw galing sa Power Mac. May mga nagsabi din pala na within 1 year daw, naka-experience sila ng problem, so pina-warranty nila. Okay naman daw yung warranty. Pero sa akin, para sa akin na, yung the mere fact na nagkaroon siya ng issue problem within 1 year, hindi na okay sa akin yun. Parang ano? Kasi parang bihira lang magka-problema talaga within a year, diba? Oh. Actually, sa experience namin sa Power Mac, never pa kami nagkaroon ng kahit anong issue. Pumunta na kami ng Samsung kasi nga, parang desperado na ata kami. May parang give up na kasi kami sa Apple na hindi na talaga siya magkakaroon ng stock. Oo. So, pumunta kami ng Samsung and then chinek namin yung Samsung Tablet S7 Plus. Parang counterpart na siya nito. Kaso yung Samsung nga, meron na siyang kasamang S Pen tsaka meron na siyang keyboard. Mas mura talaga siya, ng konti lang naman, compared dito. Kasi 63 yun kasi ano, nasa 64. 64 yun. Ang counterpart niya is hindi pala ito, yung 12 inches nito, yung 12.9 version. Ang difference nila sa price, ano lang, yung Samsung, 64. Yung iPad na 12.9 inches, parang 64 din ata, parang ganun. Pero, yun nga, wala pang Apple Pen, wala pang keyboard. Eh, syempre, ang mahal pa ng Apple Pen, 7,000. Parang 7,000 or 8,000. Tapos yung keyboard naman, parang around 20,000 natin or 18,000, parang ganun. Kung i-combine mo yun, compared dun sa Samsung S7 Plus, mas mura. Mas mura talaga. Parang nakatipid ka ng siguro mga 20,000. Yun. So actually guys, plano na nga namin kunin yung Samsung S7 Plus. Kaso, wala daw silang stock. Nagpapakuha na kami ng stocks kasi bibili na talaga namin. Pumili na kami ng color. Kaso yun nga, walang stocks. Tapos, yun. Pumunta kasi kami last week. Tapos meron silang stock. Tapos ito namang iPad na to. Wala talaga. Wala naman. So parang, ngayon, decidido na kami kunin talaga yung Samsung tablet talaga na S7 Plus. Kaya lang, yun nga, pagdating namin dun, wala palang stocks na naman. Tapos, so ginawa namin, lumipat kami.
napansin ko sa'yo, tingnan nga natin ulit yung iPad, so ganun. So lumipat lang kasi, diba, sa Mega Mall, magkatapat lang yung Samsung tsaka Power Mac. Lumipat kami sa kabila, tumingin-tingin lang kami ng iPad. Actually, titingin lang talaga kami kasi parang na-mindset na kami na matagal talaga magkakaroon ng stock. Ang iniisip ko kasi talaga mga December siguro, December magkakaroon. Tapos ano yun, biglang nagulat na lang kami kasi ay sabi nung nagbabantay doon, sir, ano po ba ang hinahanap niyong version? Actually, ito yung gusto namin, yung iPad Pro na 11 inches. Kaso wala daw stock. So tinitingnan ko to ngayon na iPad, 12.9. Yung 12.9 inches yung tinitingnan ko kasi baka merong stocks. Tapos biglang sabi sa amin, di ba, sir, actually yung 12 inches natin, wala siyang stock. Pero yung 11 inches, may stock siya. Pero actually, nung time na sinabi niya, parang nagdududa ako na kasi nung last week na punta namin, wala daw talaga. Tapos hindi alam kung kailan magkakaroon ng stock. Kaya nung sinabi niyang meron, parang totoo ba to? Kaya sabi namin, sige, kunin mo nga yung unit. Kunin na kami. Sige, kunin mo nga yung unit kasi kung meron yan, talaga bibilin ko na yan ngayon. Umalis siya, tapos pumunta siya dun sa storage nila. Tapos, yun nga, paglabas niya, meron na siya nung ano. Eto na! Papakita na. Dala niya na to! Yun, yung iPad Pro 11 inches. Na 256 gig. Yan. Sobrang gustong-gusto ko tong size na to, itong 11 inches na to. Kasi, di ba, hindi siya ganun kabigat, hindi rin siya ganun sobrang laki talaga. Na kahit saan, pwede mo talaga siyang dalhin na hindi ka sobrang mahahasin. Yes. And syempre, ito, ang purpose niya lang talaga sa amin is to serve as tablet. Kasi kung parang gagawa na kami nung gagawin na namin siyang parang laptop, kasi ito, ano na talaga to eh, parang na siyang laptop yung function nito. Kung gagawin namin siyang parang laptop, gagamit na lang din kami ng ano, yung laptop mismo. Actually guys, na-unbox na siya kasi syempre, di ba, every time naman na bibili tayo, kailangan natin ipa-check kung wala bang mga defects. Yes. So, ayan. So ngayon, bubuksan na natin para makita nyo kung legit ba to. Legit naman siya kasi nasa ano naman. So, Power plastic muna. Ah! Baka malaglas. Naulog. Oh. Ayan na siya. Actually, mahirap tanggalin din. Gaganon mo talaga eh. Para mas madaling matanggal. Di ba? Unang-una, ito yung kasama niya mismo. Yung tablet, nakabalot pa siya sa plastic. Yeah. So, tatanggalin natin yan dyan. Ayan! So, ayan na yung ating Apple tablet. Yan! Apple tablet? Oo nga, Apple! Apple to, tablet! O, diba? Ang, kung gusto mong specific, edi ano, iPad! iPad Pro! O, diba? Yan! So, ayan na siya, napakaganda niya. Napili ko, actually, ako yung pumili ng color kasi, diba, pag black kasi, puro black hindi, na lang. Dalawa lang kasi yung color nito. Black. Silver, tsaka dark, ano, space gray. Yung space gray, medyo ano siya, medyo malapit na siya sa black. Black. Ay, ayoko nang ganun. Ito naman, yung silver, medyo malapit siya sa white. Nalagyan na din namin siya ng tempered glass, di ba? Hindi ko alam kung makikita nyo, pero yan, basta may tempered glass na siya. Oo. So, pinalagyan na namin para, di ba, safe, pag nahulog. Hmm. Nag-open na ba to? Ba't nga di ba pa, hindi pa. I-enough doon. Ayan, naka-on na. Pa-on na siya. Ito muna yung main na gadget natin. Nauna na siya compared dun sa mga accessory. Tapos, ibababa ko muna siya. So, yan. Ay, hindi ano kita. Ba to? Manual yan, manual. Manual. So, pero, ano yan eh. Meron pa siyang, hindi ko lang alam. May sticker to eh. Sa lahat ng mga Apple, ano. Hindi ko lang alam kung meron din. Oh, palaging. Ayan. Meron palang sticker lagi. Lahat, pero, lahat ng... Hindi ko lang alam kung saan siya gagamitin. Pwedeng pang-design din siya sa mga case, ganyan. Nakikita ko ginagawa nilang design sa case. Pero lahat sa mga previous iPhone na nabili ko, may mga ganitong sticker. And so, part siya ng manual. Which is, hindi naman natin ginagamit. So, ang importante lang pala dito is yung sticker. So, yan. Ang sunod, ito lang naman yung kasama talaga ng iPad. Nag-iba na siya ngayon. Yung adapter niya, 18 watts, yan, fast charging, 18 watts. Kaya lang, syempre, sa ngayon, hindi na siya yung pinakamabilis kasi tulad nung Samsung phone ko, 25 watts yung charger noon. Tapos, pwede akong gumamit ng hanggang 45 watts na battery charger. Tapos, ito, hanggang, ito, 18 watts lang talaga to. Pero, sabi nung Apple, pwede daw akong gumamit ng hanggang 30 watts. Pero tingin ko ito lang ang gagamitin ko na 18 watts lang. Tapos ang kasama niyang cable, ito nga nagulat din ako kasi nag-improve na pala yung Apple.
ano na siya, USB-C to USB-C. Hindi tulad nung dati na napakatagal ang improvement. Tulad itong iPhone niya, USB-C to lightning cable. So, buti naman, nag-improve na yung Apple sa wakas. May improvement na ang Apple! Yay! Yes! And syempre guys, binilhan na din namin siya ng S Pen 2! Ay hindi, mali. Samsung pala yun. Ang tawag nga pala dito, Apple Pencil 2. Yan. Apple Pencil 2. Lagi ako nagkakamali kasi, saan ba yung phone ko? Basta yung sa akin kasi. Magkalaban kasi kami, siya Samsung, ako Apple. Sa amin kasi ang tawag, S Pen. Yun. Sa amin, inangkin niya yung Samsung. So ayan, bubuksan natin para ano, may idea naman tayo kung ano itsura nito. So napakalaki ng box. Ano yung manual? Sobrang laki ng box. May tingin baka may sticker may din siya. May manual pang ganito na ang kapal-kapal. Laki naman ng manual niya. Ang kapal. Wala, ba't ganito? And syempre guys, ito na yung pen. Apple pen. Apple Pencil 2. Ito naman, ang plano namin dito, bibilhan namin siya ng pencil case ata ang tawag doon. Basta may rubber, ano siya. Rubber, may rubber. Basta may parang case siya na nabibili sa Lazada. Tapos yung tip din dito, kukoveran din namin yan. Para ano, mas maganda siyang tignan. And siguro para mas hindi siya nakakagasgas. Yes, mas nakakaiwas na makagasgas to. Magkano ba to? To, actually mahal talaga siya guys, no? Yun nga, 8,000 nga siya guys, mahal talaga siya. Yung pencil so, niya. Ginto. Kung Samsung yung binili natin, kasama na to. And ito, Lazada na din sana kami bibili ng case. Kaya lang, syempre, gagamitin na yung tablet. Kailangan na talaga may case. Kasi kung walang case, so parang ano yan eh, kung hihintay namin yung order sa Lazada, aabutin niya ng mga 2 weeks, mga ganun. 1 to 2 weeks. So, 2 weeks pa namin hihintayin, baka magasgas na yung iPad. So, ang binili namin doon, wala kasi ibang color guys. Nag-iisa lang talaga yung available na color. So far, may nagustuhan naman ako dito sa design nito kasi at least yung likod niya is transparent. So makikita mo talaga yung likod ng iPad dito. Tapos ito yung cover niya. And color black. Ano sana eh, violet sana dapat yung gusto namin. Tapos may ano siya dito, may ipitan dito ng pencil. Apple pen. Kasi pwede siyang iipit dito, diba? Kasi kung hindi ganito yung case na bibili namin, kung wala siya nung lalagyan ng pen dito, delikado kasi, di ba? Eto, kung nakaganito kasi siya guys, kung nasa taas lang siya na nakamagnet, delikado kasi to eh. Kasi malay mo, dala mo yung iPad, tapos biglang sumabit siya. Or nabunggu ka. O, baka tumalsik to, wala ka na nito. Baka mawala na. So, mas mabuti na yung may protection siya, na tulad nito. Na at least, talagang ano, may protection sa na ganito na kahit mabangga ka, hindi talaga siya tatalsik. Diba? So ano, ilalagay na ba natin? Yes! Tanggalin ko na din tong plastic. Magkano ba tong case na to? Ito, medyo mahal talaga siya. 2.6 ata. 2.6. Pero yung case sa Lazada kasi, yung mga halos ganitong case, so, parang 700 lang yung mga nakikita ko. So, mas mura talaga sa Lazada. And mas madaming choices. Kaya lang ngayon, no choice kasi. Kailangan na din talaga. So ayan, nalagay ko na fit yung iPad Pro natin na 11 inches. So parang ang dali lang niyang nailagay. And dito na natin yung Apple Pencil. Pen. Ayan, di ba? Ayan o, ang ganda ng pagkano niya. Ayan, tapos pag kinlose natin, ayan. Tapos, syempre, pwede din kasi itong ipatayo, di ba? Pagpapatayo niyo yun. May different style siya kung yan. Paano siya tatayo. May mga ganon. Iba-iba kasi yan eh. May mga ganon. Tapos, pwede din naman na yung ganito, yung parang triangle, diba? Iba-iba yan eh. Depende sa position na gusto nyo. Kung anong elevation yung kailangan nyo. And yung likod. Likod oh. Kitang-kita mo yung Apple, diba? Ayan. Yeah. Isa din pala sa reason kung bakit mas gusto ko din yung Apple na bilhin as tablet. Kasi, parang pag kino-compare namin, yung Samsung kasi, napakaganda talaga ng specs niya. Para sa amin, na-break na talaga nung Samsung S7 Plus, yung iPad Pro. Yun nga lang, kapag tinitignan ko talaga siya nung bibili namin, nung tinitignan ko talaga ng matagal, pinagko-compare ko, yung Samsung parang iba yung dating niya. Parang hindi tulad ng parang Apple na ordinary tablet yes, lang ganun, siya. Parang ordinary tablet lang talaga siya pag tinignan. Hindi tulad nung Apple na may dating talaga. Oh, may iba yung dating. Pag unang-unang tingin ko pa lang, sabi ko, ay, kahit na bias ako sa Samsung, parang mas type ko talaga yung iPad. Kasi actually, ano talaga siya, maka-Samsung siya. Yes. So, kaya nung nagustuhan niya yung itong iPad,
syempre natuwa din ako kasi syempre bias ako eh, ma-Apple ako. Yan. So yan, napakaganda. Safe na safe na yung ano natin, yung iPad natin. Kaya kami nag-invest sa ganito kasi magagamit mo din naman to. Siguro mga 5 to 7 years, mga ganun. Okay pa yan. Ang iniisip ko kasi dati, ano ba, bibili lang namin yung iPad Air o kaya yung Samsung S7, yung hindi yung Plus, kasi maliit, yun yung maliliit lang. Kaya lang, pag tinitignan ko kasi yung mga screen, medyo sensitive kasi ako pagdating sa mga screen. Gusto ko kasi maganda yung quality, yung mga ganun. So yung iPad Air, nakaano lang siya, 60 Hz lang siya, hindi siya 120 Hz. Hindi yata hindi ganun kaganda yung ginamit na screen sa kanya. Hindi ko kasi alam yung ano yung eksaktong difference, pero parang liquid retina din yung ginamit sa kanya. Parang almost same lang dito, pero ito kasi naka-indicate sa kanya is liquid retina IPS LCD. So hindi ko talaga alam kung ano yung eksaktong ano difference ng screen nila. Basta yung pinaka-tinignan ko doon is 120 Hz to. So yun guys, nagtingin-tingin din kami sa Samsung. Mm. So yung tab, actually tatlo yun eh, na tinitignan din namin. Ano yun? S7 Plus, S7, tsaka S6 Lite ata, Lite. Para, basta ganun, tatlo yung tinitignan namin. Pero yung Samsung S7 Plus talaga yung pinakamaganda. Na syempre, since mas malaki siya, pero yung ano color niya talaga eh. Yung color, kasi naka Super AMOLED siya. Maganda. Na sobrang tingkad ng kulay niya. Actually, ganun din yung phone ko, ganun din. Kaya syempre, ako, kung nasanay ganun yung, nasanay na din ako ng ganun. So syempre, yung sa monitor ng PC ko, ganun din yung naka Samsung din ako na ano, may quantum dot technology yan, na maganda yung colors, matingkad. So parang ayoko naman na pag manonood ako, magda-downgrade ako sa ano, pag gagamitin ko yung tablet, magda-downgrade ako sa, basta hindi siya ganun katingkad. So parang pangit naman na magda-downgrade kami ng ano. Parang kumbaga, di ba, nasanay ka na, tapos biglang, hindi ka na bigla nasanay. Di ba? Yun na lang muna yung i-share namin. In-unbox lang namin talaga ito. Gusto lang namin i-share. So, gagawa na lang kami ng panibagong video, guys, regarding sa pag-review naman itong iPad. I-review natin ng konti ito. Tapos, gagawa din tayo ng comparison niya sa, syempre, sa, kailangan siya i-compare sa Samsung, kahit na wala tayo nun. Sa Samsung na tablet. And syempre guys, pag-aaralan din muna namin kung ano bang laman nito, kung anong meron to, anong kaya niyang gawin, 'di ba? Para at least mas ma-share din naman namin sa inyo ng mas maayos. So, ayun lang guys, sana nakatulong itong video na to sa mga may planong bumili din ng iPad Pro 11 inches. Sana nagustuhan nyo nga to. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Babush!